ko. Pag yan ka kung aso ko yung namatay, tandaan ninyo, lahat kayo, apat yan, tigi-tigi sa kayo, babayaran yan. Mangutang na kayo sa utang. Ginagalit na ako. Ngayon, naalala ko yung kaibigan ko dyan sa Chino City, dyan sa California. Japonesa yun. Pero sa atin, talaga pa lang, nagtrabaho na sa custom. Hanggang sa nag-retard siya. Kaya lang kilala pala ang pangalan niya dyan. Sana sabay kaming uuwi. Eh kaso namatay yung biyana nung aalis na kami na mga 3 days ago. Okay. Namatay yung biyana niya. Naku, sabi niya, Tess, hindi ako makasama. Eh pag may problema ka, sabihin mo lang ang pangalan ko. Eh bigla akong naalala. Kasi sa galit ko, hindi ko maalala. Naalala ko ngayon. Naku, kinuha ko kunwari yung aking cellphone. Sabi ko, talaga tatawagan ko. Tatawagan ko ako kay Tegan ko. Trabaho dito yun, bla bla bla. No. Tapos sabi ng babae, sabi ng porter, eh ma'am, ano ho ba ang, kasi apat na porter, hindi ako iniwan at yung mga bagahe ko. Tapos sabi ng porter, ma'am, ano yung pangalan ng tatawagan nyo? Eh sabi ko, Adelaida Carrion. Ay, kano isa, medyo may edad yung isa eh. Ay, si ma'am Dali? Oo, kako, nasa Chino City. Kakuha ko kako yun, kay iglesia ko. Pero doon, iglesia ko. Iglesia ko kako yun eh, sabi ko. Ay, alam mo hiningi lang sa akin, instead na $100 each, ang hiningi lang, morning, ang hiningi lang nila sa akin, 2,800 pesos. Eh, magkano yung $400 na pera natin? Almost 500,000. Magkano, di ba? Kasi talang sabi ko, alam nyo, kako, sabi ko, alam nyo, pangkapi lang yata ko. Bakit hindi nyo binulong sa akin at nabigyan ko kayo, sabi ko, kesa, alam nyo, pag namatay ang aso ko, talagang babalikan ko kayo. Sabi ko, nakuha ko na ang mga pangalan nyo, hindi. Alam mo, nakuha ko na yung pangalan nyo, namukhaan ko na kayo. Dapat gano'n talaga, takotin mo. Tandaan nyo ako pag may nangyari sa aso ko. Alam nyo ba kung saan pa kami uuwi? Nueva Ecija? Alam mo yung buong airport ng Philippine Airlines, nalinis na. Ako lang ang natira to. Oh my God. I swear. Yun ang first time ko uwi with the dog. Yeah, with the dog. Alam mo, since then, pabalik-balik ako, hindi na ako makita. Sabi ko, hindi naman merchandise yan. Na television, whatever, nabibigyan niya ng tax. Stop it! Oo, ganyan. Ay, alam mo, sa Lanon? Alam mo, mga Pilipinas. Ay, oo. Akala ko kako nung mahalal si Aquino, everything will change. Yung palaka ko, lalo pa kayong worse. Ay, talagang worse. Lalo namin yung kita natin na yun. Alam mo, yung supervisor matanda. Di ba, sana ko sama-sama at silang tatlo andito. Yung matanda ando doon, sa dulo doon, boot. Naka-boot na sa boot siya. Nakaupo. Alam mo, nung nagbayad ako ng 2,800, binaligan ko yung matanda. No? Ko, alam mo, kuya, nakuha ko yung pangalan mo. Sayang. Baka pag ako tinipos o sinumpong ako, I will report you. Hindi mo makukuha ang retirement mo. Bakong gano'n sa kanya. Sabi ko, tangkapi lang yata ang gusto mo, kuya. Sana sinabi niya, binigyan ko kayo. Sabi kong gano'n. Hindi yung pinatitigas nila, $400. Ba't naman bibigyan eh, kompleto ang papers ko, black and white, kompleto lahat. Ang umpisa eh, dyan, kumuha ko ng permit sa Quezon City, pinadala ng pamangking ko. Tapos sa Amerika, nagpunta pa ako sa Philippine